magtubay-bay ng aking YouTube channel. Welcome po muna kayo. Take 2. Hello! Welcome to my YouTube channel and welcome to RA Glass. Muli po, Papa B, bumabati ng magandang araw sa mga tagpo-subaybay ng aking YouTube channel. Ngayon po kasi mayroon na namang gagawing vlog si Papa B. Regarding po ito sa kwan sa 7-8 Panzer. Meron kasing isang nag-view ng aking vlog, nag-request na kung pwede raw magagawa si Papa B ng vlog regarding kung paano gamitin yung 7-8. So, ito na yung request mo. Kalimutan ko lang kasi yung pangalan. So, yung kwan po kasi yung 7-8 Panzer, hindi naman talaga hindi naman komplikadong gamitin. Sas una lang kasi, medyo malilito ka kasi maraming kwan yan, maraming mga die. Four side kasi yan, ang Panzer, common apat na side, iba-ibang kwan, every day, ibang section yung kailangan mong ipan. So, katropa, samahan nyo lang ako at isa-isa ni Papa B, hanggang sa abot ng makakain ni Papa B, ipapaliwanag, every side, every day ng Panzer na 7-8, papakita kung paano mag-function, kung paano gawin, pero masasabi ko lang, hindi naman komplikado yung kwan na to, itong Panzer. Sa simula lang medyo malilito ka, pero pag kung araw-araw mo na itong gagamitin, magagamoy mo rin. So, let's do! Samahan nyo ko! Ano ba? Gawin na natin! Okay! So, yan, katropa. Magkukuha na tayo. Magkakating na tayo ng aluminum section para i-panzer natin doon. Magawin natin actual yung paggawa natin panzer doon. So, itong tinatabas, kinakating namin, ito na yung 7-8 aluminum section. Ito na yung isang set na ito para sa sliding window. So, meron tayong para perimeter, yung double-headed with screen, double yung with screen, and double silhouette screen. So, nakakating na tayo. So, ito yung kinakating natin. Ito na yung pampanel, yung lock style, interlocker, at yung kompa, top and bottom. So, yung perimeter. So, yung pangatlong section natin, ito na yung kuha naman sa screen. So, let's tabayan yung katropa, at pag natapos natin putol, actual natin ito sa pag panzer naman. So, katropa, ito na yung kwan, double sail, ipapanzer na natin. So, ayan, makita nyo, actual. Ayan. Okay. And then, dalawa kasi yan sail, di dalawa rin yung butas natin. Okay. Kadalas, ang pagmahaba, ginagawa natin yan, dulo-dulo in center. Okay. So, dito kasi dumadaan yung kwan, tumatapon yan yung tubig. Kaya seal na yan. So yung kwan pala katropa, ibanggitin ko yung head, wala naman pinapans kasi mayroon tornilyohan yun eh. So walang nagaganap na, walang ganap doon na ipapans. So dinagay lang natin yung double head para makakwan. So tingnan natin, chatan natin yung kwan, yung actual ng butas. So yan yung ating butas. Huwag mo ilapit masyado, malabo. Saglit lang, yan. Ako lang magkwan, i-perfect ko lang. Yan yung butas natin. Yan, pati doon. Yan yung sa kamay. So, katropa, ito yung kwan na. Pinutulan natin lock style sa interlocker. Yan, yan ipapans natin. Yan, ito yung actual na hindi pa natin napapans. Ayan. Ganyan doon sa taas. Yan. Yan yung actual na hindi pa napapans. Tapos, ito yung ating ito yung kwan, itong pinas natin na seal. Kita nyo, ito yung butas. Yan. Ito. Ito naman yung header. Yung header kasi, walang butas yan kasi dyan ini-screw. And then, ito na yung jam. Yan. Kapantabita. So, magpans tayo ngayon yung katropa ng kwan. Lock style interlocker. Papakita natin yung subo. Yan, ito na yung kwan. Ito na yung lock style natin. Papakita natin kasi dito yung lock style interlocker na lower and upper. So, yan, ito yung interlocker. Interlocker. Yan. Okay, subo. Yan. Yan. Pants. Yan. Ito yung upper.
Ayan. So, next. Ayan yung ating panzer. Paano gumana siya? Ayan na tayo sa upper sa interlocker. Kita na natin katropa yung kwan design. Sige, ikot. Kabila. Ito na yung kwan, ito na yung ating santo banda. Ito yung upper and lower, yung kabila. Tingnan natin, mapansin nyo yung lower kasi medyo yung slot niya walang makitin. Yan. Ikotin mo, kunti. Ayan, ikot. Ayan. Ito yan yung kwan, ito yan lower. So, sa kabila natin, mapansin mo, ikot natin, yung kabilang side, yung upper natin side. Ang reference natin, yung kwan natin, yung slot natin, malaki. Mahaba, saka isa lang yung butas. So, tropa, mahangin ngayon. Radio si Papa, pinahirapan na. So, ayan, isusuot na ni Trix yung kwan, yung lock style natin. Ayan, tandaan na para makita. Pants. Yo. Lalagatak pa yan. Yo, kabila naman. Side by side kasi yan. Okay. Ito yung kwan natin, yung upper side. So, pag inikot natin, oh, yan na yung resulta. Yan, oh. Parehas lang yung kwan niya. Yung, ayan, ano, ibig sabihin, parehas lang yung pants niya. Nagkakaiba lang sa section kasi ito yung lock style. Yan. Saka yung kwan yung butas niya sa upper, isa lang. Saka yung slot niya mahaba. Yun, we take note. Okay, doon tayo sa lower portion. Yan. Okay. Pants. Ayan yung mga pangkwan natin, pang-slot. Okay. Katropa, ito yung kwan natin. Ito yung hindi pa napapunch. So, isa lang muna natin sa butas. Itong side, isang side na to sa kanto, ito yung burasan muna natin. So, ipasok po tricks. Nandahan para makita natin yung paano butasan. Okay. Ayan. So, tingnan natin uli kung ano nang nangyari. Ayan, naka-slot na siya. Pero doon sa kabilang side, wala pa. So, idungo naman tayo sa isang side. Pangalawa, ayan, bubutasan natin uli. Ayan, oh, naka-slot na. Ayan, dalawa na. Ayan. So, kailangan kasi pumasok dyan yung top and bottom natin. Kaya doon sa pangatlong die, isusalang uli isa para tatanggalin naman yung papasokan ng kwan. Nang ayan, nakita mo yun, inalis yung side na to, yun, oh, para mapasok dyan yung ating top and bottom. Mamaya papakita natin kung paano ba't inalisan niya ng kwan side. So, ganun mga katropa yung kwan, yung function yan. Kabila, ganun din. So, ikutin natin. Ito yung ating lower. Ito yung part na linalagyan ng gulong. So, wala. Tingnan, wala pa yung kwan, hindi pa natin napapans. So, salang muna natin sa butas. Isang butas muna. Ayan. Naka-slot na siya. Ayan. So, ikot. Ayan. Sige, lagay. Ikot. O, kung makita mo, nakakuha na siya. Nakaparehas na siya may slot. Kabilaan. Ayan. So, mapansin mo pagkatropa dito. Dito. Wala pa siyang... Dito kasi papasok yung kwan. Papasok yung top and bottom natin. So, kailangan yan maalis tong part na to. Yan, part na yan. Kailangan pa natin magpunta dun sa isang die para maalis yan na kumbaga talagang pinong-pino, swabe. So, lagay mo tricks. Yung kwan natin. Yan. Yan yung kwan. So, yan. Pakita natin. Yun. So, kaya bali tatlong session. Dalawang butas, magkabilang side. Yung pangatlo, ang gagawin natin dito na, ito na yung kwan. Ito na yung nag-aalis ng kwan na yung takip sa slot para makapasok yung kwan natin, top and bottom. So, try mo nga rin, pakita mo kung paano
Yung top and bottom, meron ka natabas dyan. Suotan mo nga. Ayan, ito yung top and bottom. Pakita natin, actual. Ayan, yung, ito yung top and bottom kasi. So, ayan. Ayan, kaya nakakuha nyan, dinalagyan nyan yan. Para swabe. Yo, ayan. Tapos i-screw na. Kaya kailangan talagang alisin. So, ganyan lang mga katropa. Ayan yung function natin ng, kwan, ng top and, ayun, ng panzer natin. 7-8 panzer. So, baka meron kayo dyan ng mga kwan, meron kayong mga i-add pa nito na pwede natin ma-improve pa yung paggagamit nito, paki-message lang sa comment natin. So, hopefully, nakuha natin, na-address natin yung nagkukuan sa atin, nag-request kung paano gamitin yung 7-8. So, katropa, kung iyan yung pinakita kasi natin kanina, kung paano yung function, pero kung kabisado mo na, ganun kung magkuhan sila, pans lang ng pans yan. Tapos kagad, ayan o. So, yung isa yung kanina kasi, pinakita lang natin na kuhan. Pinakita lang natin na kung paano yung actual na pagkuhan, pag pans. So, huwag kayong mag-alala. Katropa, kasi pag sinalang mo yan, mayroon talagang hangganan yan, stopper. Kailangan mo isubo doon talaga. Pero huwag niyong itry katropa na kuhan ha. I-punch nyo ng bakal kasi masira yung die natin. Sayang yung investment natin. So, sabihin natin die ito matibay. Pero, mas maganda pa rin i-allocate nyo lang sa aluminum. Huwag nyo na lang itry sa bakal kasi bakal matigas. So, madaling masira yung kuhan natin. Mapumurol yung ating die. Yan lang katropa. Tingnan mo. Yung ganyan yung kung magkuhan. Ito pa lang ating mga giliw na taga puncher. Sa kabilang side, yung may sombrero. Yan yung makwapo ni Filemon. Itong kabila. Palapit ang ikasal yan. Si Rene, makwapo ni Tatay Mando. Tawangin siya ni Diyos at nag-abroad na. One trip abroad. So, ganyan lang ang kuha natin. Ang ating mapakita muna ngayon katropa. So, hanggang sa muli, Papa B. Bumabati ng magandang araw. Katropa, ito yung kwan, ito yung double jam with screen natin. Napapansin mo, itong double jam kasi ito yung mag-interconnect sa head, sa kasil. Parang ito yung sa kwan, magkabilang dulo, ito yung nakatayong side ng jam. So, kailangan natin butasan magkabila. So, iunahin muna natin yung sa head side, header side. So, iyan yung kwan natin. Fans. Okay, ayan. Centering lang, butas na kaagad. So, ayan. Kabila uli. Doon naman tayo sa kwan. Sa seal side. Ayan. So, salang. Okay, ayan. Dalawa lang. So, kung ito hindi ganong komplikado kasi kung wala talaga kayong kunyari, hindi na available yung pans nyo sa kwan, sa jump, pwede na kasi barinahin to, pero mas better ito kasi accurate, hindi ka na magsukat-sukat. Pag sinalang mo dyan, eksakto na swak na swak. So, yan lang ang kaganapan sa ating pagpans ng double jump, baby. So, ito yung katropa, ito yung bottom rail natin. Yung bottom rail, dito natin linalagay yung kwan. Top, kung tawagin kasi ito sa 798 section, ito yung top and bottom kasi yung section ng 7-8, yung top and bottom isang kwan lang, isang klase lang, isang type lang. So, yung part ng kwan, part ng bottom, linalagyan natin ng kwan, pinapans natin kasi doon linalagay yung kwan, yung panel roller, yung gulong. So, kung hindi mo ipa-iko kwan,
hindi mo ipapans konti o hindi mo pa ipapans yung dulo niya, magkakasagabal doon sa pagkabit ng gulong. So, let's do it! Kaya makita mo, kunti lang yung pans niya. Parang kunti lang, hindi mo nga mapansin. Yan lang, kunting-kunti lang. Ayan o, ito mo. Yan lang kunti. Hindi mo pansin, ano? Parang binawasan lang kunti. Ituro mo nga tricks yung ubalas kunti. Yan, ito lang kunti. Yan, yan lang yung binawasan niya. Kasi pag linagay mo yung panel roller dyan, eksakto lang. Kasi kung madamihan mo naman, maluwag na siya. So, yan yung para sa kwa naman sa side ng top and bottom. Katropa, salamat at sinamahan niyo ako ngayon sa aking vlog. Hopefully, naipaliwanag ko dun sa nag-request na ipakita ko kung paano talaga gamitin yung Panzer 798 Panzer. So, kung mayroong akong hindi na ipaliwanag dun sa aking vlog, pakishare na lang para sa sunod natin vlog, may-add natin dun sa kung paano gamitin yung Panzer. Paki-comment na lang sa ating comment section. Mga katropa, maraming salamat at sinamahan niyo ako sa aking pagpa-vlog regarding sa 798 Panzer. Hopefully, naipaliwanag ko at napakita ko kung paano gamitin yung Panzer 798 Panzer. Kung mayroon po kayong mailagdag doon at sa Panzer na hindi ko nabanggit, paki-comment na lang. Sa susunod, may add natin sa ating video. At kung mayroon pa tayong, kung mayroon pang pwedeng improve si Papa B, para lalong mapaganda yung vlog ni Papa B, paki-comment na lang po sa video, sa comment section natin. Salamat sa inyong panonood. Asahan nyo, marami pang iba vlog si Papa B regarding sa glass, tungkol sa glass in aluminum business or product. So, yung may nag-request sa akin ngayon pala na gagawa tayo ng kung paano gumawa ng estimate, pakiabangan nyo lang, gagawa si Papa B. Next vlog natin, yung gagawin natin kung paano gumawa ng estimate lahat ng para pag gumawa kayo ng kuan ng sumali kayo sa mga bidding, pwede niyong mag-guide yung estimate na itong gagawin ni Papa B. At abangan nyo lang sa sunod na vlog ni Papa B. So, bago tayo mag-iwalay, katropa, paki-shoutout na lang kay Pong's Work. Nag-request siya ngayon. Isa sa taga-subaybay ko sa aking vlog. Pongs, magandang araw. Kung nanonood mo to, thank you sa iyong panonood. Uli po, Papa B, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Bye-bye!